Tungkol naman sa agrikultura, ayon kay Marcos Jr., kailangan tulungan ng pamahalaan ang mga maliliit na magsasaka sa pamamagitan na rin ng paggamit ng mga makabagong teknolohiya at estratehiya. COVID changed everything. We cannot depend on the old system. We cannot depend on what we as on business as usual. That would be a disaster. The pre-pandemic world is never coming back. That is a hard truth that we all have to accept. Dahil pa kay Marcos Jr., pinuli nilang pag-aaralan ng pagpapatupad ng rice tarification law kung saan dapat anyang matiyak na hindi masasapawan ang mga local farmers dahil sa pag-aangkat. Nel, ano yung ilan sa mga binilin ni Pangulong Rodrigo Duterte kay President-elect Bongbong Marcos Jr.? Yes, Monica, ayon kay President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr., isa sa binili sa kanya ni Pangulong Rodrigo Duterte ay ang tungkol sa paglaban sa illegal na droga. Ito anya ang sinabi sa kanya ni Pangulong Duterte sa mga nakaraan nilang mga pag-uusap. Ayon sa dating senador, maaari anya niyang ituloy ang anti-drug war campaign sa sarili niyang pamamaraan. Yeah, the one thing that he was very assertive about was that ituloy mo yung anti-drug syndicate na sinimulan ko. Do it your own way. He really said that. Do it your own way. Palitan mo, gawin mo yung gusto, pero huwag mong iiwanan yan dahil kawawa ang kabataan natin. Talagang nasisira ang mga buhay nila. Bukod dito, ayon pa kay Marcos, humiling din ng pangunawa si Pangulong Duterte sa pangangailangan na gamitin ang lahat ng government resources upang mapunan ng pagpopondo ng 500 peso na buwan ng ayuda sa mga mahihirap na pamilya sa gitna ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ibinahagi naman ng President-elect ang ilan sa kanyang mga plano upang mapababa ang singil sa kuryente. Ayon sa kanya, tinitingnan na nila ang panukala ni Energy Regulatory Commission Chair Agnes De Vanadera na tanggalin ng 12% value added tax o VAT sa generation charge. That's one of the things we're looking at. Meron talagang pwedeng even on the spot market, in the transmission charge, there are areas that pwede pa nating ibabae. So again, I've been talking to some of the producers, yung ating sa energy production side natin. Willing naman sila, naiintindihan naman nila that this is an emergency situation. Bukod pa rito, pinag-aaralan na rin ng paparating na bagong administrasyon kung papaano aamyendahan ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA law. We have to be very strict in enforcing EPIRA. But beyond that, we also have to look at possible amendments to EPIRA. Dahil medyo na-outdated na yung ibang provisions sa EPIRA. Kasi nagbago na yung sistema. Hindi tinukoy ni Marcos kung anong partikular na provision sa EPIRA law ang nais niyang maamyendahan. Pangunahing layunin ng EPIRA law na magkaroon ng dekalidad, tuloy-tuloy na supply at mababang singil sa kuryente. Nilagdaan ito bilang batas noong 2001. Ukol naman sa foreign policy ng President-elect, ayon sa kanya, tuloy ang pagtatatag ng bilateral relations ng Pilipinas sa China. Sa kabila nito, handa ang President-elect na ipagtanggol ang soberanya ng Pilipinas sa pamamagitan na rin ng patuloy na pakikipag-usap sa China. We're talking about China. And how do we do that? We talk to China consistently with a firm voice, and we say that hindi naman natin pwedeng girahin. At ang gusto ba natin gawin, manggigera pa tayo ngayon, papasok pa tayo sa gera. That's the last thing we need right now. Ayon pa kay Marcos, hindi niya isasantabi ang arbitral ruling. Nasa atin na yung arbitral ruling. So we will, of course, we have a very important ruling in our favor, and we will use it to continue to assert our territorial rights. It's not a claim. It is already our territorial right, and that is what the arbitral ruling can do to help us.
Ang arbitration ruling ay naipanalo ng Pilipinas noong 2016 sa Permanent Court of Arbitration na nagsasaad na walang basihan ang pag-aangkin ng China sa halos kabuuan ng South China Sea. Tungkol naman sa agrikultura, ayon kay Marcos Jr., kailangan tulungan ng pamahalaan ang mga maliliit na magsasaka sa pamamagitan na rin ng paggamit ng mga makabagong teknolohiya at estratehiya. COVID changed everything. We cannot depend on the old system. We cannot depend on what we as on business as usual. That would be a disaster. The pre-pandemic world is never coming back. That is a hard truth that we all have to accept. Ayon pa kay Marcos Jr., pinuli nilang pag-aaralan ng pagpapatupad ng rice tarification law kung saan dapat anyang matiyak na hindi masasapawan ang mga local farmers dahil sa pag-aangkat.